Good day to all. Ngayong araw na ito ay i-compare natin ang pagtatanim o pagpapatubo ng kalamansi or citrus mula sa cuttings. Ang isa ay diretso sa lupa at isa ay may halong aloe vera. So, trending ngayon yung pagpapatubo na merong aloe vera kasi yung aloe vera ay may rooting hormones na nakaka tulong sa pagpapatubo ng ugat ng mga halaman mula sa cuttings. So, syempre, bago natin ma-prove yun ay mag-eksperimento tayo sa dalawa kung sino ang mas mabilis tumubo sa dalawa. But first, itong nasa ihahawakan ko ngayon ay ikakat lang natin lahat ng dahon. So, gagawin natin to kasi upang ma-reduce yung pagsingaw niya. Meaning to say hindi siya matutuyo agad kapag itinanim na. So nakakatulong ito sa pagpapadali ng pagtubo ng kanyang mga ugat. So actually pwede niyo siyang tirahan ng kakunting dahon, pero dito sa eksperimento ko ay puputulin ko na lang lahat ng dahon niya para masubukan ko kung mas okay ba ang kalalabasan niya o hindi. Ayan. So, naputol ko na siya. And then, the next thing to do is, the next step is, kuha lang tayo ng kutsilyo at babalatan lang natin ang bandang ibabang parte ng cutting na ito. Makakatulong ito para mas mabilisan or nakakatulong ito para mas madaling lumabas ang kanyang mga ugat. Sa pagbabalat naman nito ay huwag masyadong diinan ng kutsilyo. Iwasan natin na masugatan ng malalim ang cuttings at baka mahirapan ito sa paglabas ng kanyang mga ugat. So ayan, natapos na rin. So, ang next step naman ito ay ilalagay na natin siya direkta sa lupa gamit ang pure compost. So, ito yung napili kong soil kasi gusto ko na pagtubo ng kanyang ugat ay may sustansya na agad siyang makukuha dito. Yan. So, didilig. Lalagyan lang natin ng tubig. At saka ilagay ang cutting. Okay. So upang hindi siya matuyo, madaling matuyo, especially yung cuttings, hindi madaling matuyo ay mainam na balutan siya ng plastic wrapper. Nakakatulong ito para hindi masyadong lumabas yung singaw at nakakatulong sa cuttings na maging moist pa rin siya or ma-retain yung moisture niya. So ang gagawin natin dito ay ibabalot lang natin siya ng plastic cellophane and then lalagyan lang natin ng tali para hindi siya madaling makuha. Mainam na transparent yung cellophane na gamitin para madali mong makita kung ano na ang status ng cuttings, if may tumubo na ba or nalalanta na siya or natutuyo. So ayan. The next step is lagyan lang natin siya ng tali or anumang pwede na makapag-restrain sa plastic na gumalaw. Pagkatapos nito ay iwasan siyang ilagay sa direct sunlight. Mas mainam na itago siya doon sa hindi siya nasisinaga ng araw. Okay, so tapos na. Ang next natin gagawin ay pareho pa rin ito, ngunit lalagyan natin siya ng aloe vera. So gaya ng nauna, maglalagay tayo ng or babalatan natin yung bandang dulo ng cutting na ito.
So dahanan lang na wag malalim yung pagkasugat or pagkabalat niya para hindi masyadong ma-damage yung cutting at baka ma-prone siya sa pagkalanta or pagkasira. Yan. So next is ang kunin yung aloe vera. So ang gagawin sa aloe vera ay ika-cut lang siya. Ang laki ng pagka-cut ay tama doon sa laki ng binalatan niyo ng na cuttings. And then ilalagay lang yung binalatan sa aloe vera. So ang aloe vera ay natataglay ng rooting hormones na nakakatulong upang mas madaling mangugat yung cuttings. Oh, of course, di pa natin pwedeng malaman ngayon dahil nasa eksperimento pa tayo. Okay, so ganyan lang. Ibaon siya kasama ng cuttings. So lalagyan lang natin siya ng additional na lupa kasi medyo maliit lang yung nalagay ko na lupa. The same yung lupa na nilagay ko dito, pure compost. Ang pagkaikaiba lang dito doon sa una is wala yung aloe vera at tapos ito ay is merong aloe vera. Okay. So diligan lang natin ng konting-konti kasi yung aloe vera is may tubig na or moist na siya. Pero in order na mas mapamoisten pa yung lupa is lalagyan natin ng konting-konting tubig lang. Para hindi mag-rot or hindi masira yung cuttings. Yan. Actually, excited na ako malaman kung totoo ba tong sinasabi nila na mas madali yung aloe vera na magpatubo. Kasi nakikita ko sa YouTube is ginagawa nila ito pero hindi nila kinukumpara dun sa mic cuttings at sa walang aloe vera. So ngayon, gagawin natin ito upang malaman natin kung totoo. So alam nyo na ang susunod na gagawin is balutan siya ng plastic para ma-retain yung moisture at hindi sumingaw yung moisture sa katawan ng cuttings na ito. Right. So same dun sa nauna is talian lang yung cellophane para hindi siya masyado o hindi siya matanggal, madaling matanggal. All right. So after 1 month nito is i-update ko kayo kung anong sinong naunang tumubo at kung gaano siya katagal tumubo. Please support this channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell.